Magandang araw mga lodi, meron na naman akong kwento sa inyo at sigurado mapupulot ang aral ito. Ikukwento ko sa inyo nung ako ay nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya. Hindi sa pagmamayabang pero ako ay isang supervisor sa kumpanyang ito. Alam nyo ba mga lodi, hindi ko talaga alam ang magiging routine ko nung umpisa pa lang. Pero sabi ko bahala na, subukan ko lang ito, wala naman siguro mawawala. And then nag-apply ako. Hindi ko inaakala na matatanggap ako dito. Siya, sige mga lodi, uumpisahan ko ang aking kwento nung naghahanap at nag-apply pa lamang ako. Noong naghahanap ako ng trabaho, may nakita ako sa isang online website na hiring. Actually, ang hiring nila ay isang factory worker. And then, hindi na ako nagdalawang isip, sinubukan ko. Pero nag-alanlangan ako sa sarili ko mga lodi kasi wala akong experience as factory worker. Pero sabi ko, wala na. Lakas ng loob lang ang aking dala. Iba kasi ang aking experience na trabaho. Sabi ko, bahala na kung ano ang magiging result nito. Ito na, pagdating ko doon sa opisina, naka-line up na ako. Ede, ako naman, lakas ng loob lang talaga ang kasama ko. Sabi ko na lang, matanggap ako o hindi, okay lang, at least trinay ko. Tamang-tama mga lodi, nung tinawag na ako kasi it's my turn na interview, sabi ng nag-interview sa akin na ang resume mo, titingnan ko. Binigay ko ang resume ko, pagkatapos in-scan niya. And syempre, nakita niya na wala sa experience ko kung ano ang ina-applyan ko. Kaya sabi niya, iba naman ang mga experience mo dito, kaya mo ba ang trabaho dito? Sabi ko, kaya ko po ma'am, kasi laking probinsya naman ako, sanay ako sa init at sanay ako sa hirap ng trabaho. Tapos nung kaka-scan niya ng aking resume mga lodi, nakita niya. Sabi niya, ito pala ang mga experience mo, bigatin pala. Sabi niya, kaya mo ba mag-handle ng tao since ito naman ang mga experience mo? Sabi ko, kaya ko po ma'am, kasi po naranasan ko ng ganyan. Sabi niya, hindi, kaya mo ba ang pressure? Kaya mo ba mag-handle ng 200 to 300 na manpower? Sabi ko, susubukan po natin ma'am, kasi based on my experience, ang aking nahawakan ay mga nasa 20 lamang. At siya na rin nagsabi sa akin mga lodi, na sabi niya, basta kaya mo to, ako nga, kinaya ko eh, ikaw pa kaya? Sabi ko, sige po, susubukan natin. Sabi ko, wala naman siguro mawawala kung susubukan natin. Sabi ko sa kanya, pwede mo po ako tanggalin ma'am kung hindi maganda ang performance ko at kung sa tingin mo, hindi ko kaya ang manpower na ito. Sabi niya, sige. Wala nang pakimikimi mga lodi. Sinend niya ako sa main office sa Makati City. Sus ko, sabi ko, ito na. Kinabahan na ako. Sabi niya, dalhin mo lahat ng mga ganito, ganyan, ng mga requirements na ipapasa mo doon sa main office. Because we are under agency mga lodi. Hala, sabi ko. E di, tuwang-tuwa ako mga lodi. Parang hindi ko alam kung ano ang magiging reaction ko. Kasi sabi ko, subukan ko lang naman sana eh. Wala naman sana akong plano talaga na mag-supervisor. Sabi kong ganun. Kaya sabi ko, since ito na rin naman, ay bahala na. Sabi kong ganyan. At ito na nga ang araw mga lodi na pumunta ako sa main office sa Makati City. Nagkaligaw-ligaw pa ako kasi hindi ko nga kabisado ang lugar na iyon mga lodi. At sa wakas natuntun ko rin ang main office na iyon mga lodi. Ito na mga lodi, nung tinawag na ako for my final interview, hinanap na sa akin yung mga requirements ko. Syempre ako naman handang-handa. Naka-ready na ang photocopy ko at ang mga original na mga requirements ko mga lodi. Ito na, hinanap na isa-isa sa akin. Pagkakita sa akin na okay, pasado na ako mga lodi, walang pakimi-kimi. Pinatawag ako sa office, kinausap na ako ng mahinahon, nilataga na ako ng mga pros and cons, nilataga na ako ng sahod ko, at ang importante sa lahat, nilataga na ako ng aking kontrata mga lodi. At ng time na yon mga lodi, hindi ko maintindihan ang aking feelings, yung mixed emotion ka mga lodi. Alam mo yun na sobrang happy mo, so na parang maiiyak ka sa sobrang tuwa kasi natanggap ka sa trabaho at ang trabaho na inapplyan ko ay mas mataas pa sa inaakala ko. Ayun na nga mga lodi, pagkatapos ng aking sign off contract, syempre umuwi na ako. Pagkatapos nilataga na ako kung kailan ako mag-uumpisa. Aba, agad-agad nag-umpisa ako lodi. Kinabukasan, kasi tapos ako mag-sign off contract eh, kinabukasan nagtrabaho na agad ako. E de, syempre pasok na ako kasi meron na silang binigay na ID sa akin
makakapasok na ako legally sa kumpanya. At ito na nga mga lodi, pagpasok ko on my first day, syempre natutuwa ako kasi welcome talaga ako ng bonggang-bongga ng aking magiging mga tao. Pero dahil first day ko nga sa magiging trabaho ko mga lodi, hindi talaga maalis sa sarili ko, nakabahan ako. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa.